Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Kung ito yung first time mo na mapanood ako sa YouTube, ako si Atty. Elvin. And marami tayo ditong mga videos na no about employment laws, about sa lupa, ano, marami iba-ibang videos na mayroon tayo dito. I think I have like 168 videos na. And I hope makatulong sa inyo yan, ano? And kung bago ka, welcome sa aking channel. Now, dun sa mga masugid na nating taga-subaybay, no? Na, lalo na may mga comments, no? Dun sa ating comment box. Magandang araw din sa inyong lahat. Sorry at, medyo na-busy tayo itong mga nakaraang, isang buwan yata, no? Mahigit, no? Hindi tayo nakapag-upload except for the last a few days ago, no, meron tayong phone upload lang, pero itong naka-setup, this is the first time again, no, after almost 2 months. Hindi natin maiwasan, may mga panahon talagang busy tayo, no, and na-mention ko naman na in the event na meron akong mga busy schedule, possibly hindi talaga tayo maka-upload, no. That's why whenever there's a chance for me to upload videos, ina-upload ko ng hangat maaari, marami hangat may time, no. All right, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol dito sa Seafarer na natalo siya sa Supreme Court, no, sa kanyang permanent and total disability claim, no. Ang nangyari kasi diyan, meron siyang failure to appear sa kanya mga follow-up checkups, no, after na magkaroon ng interim assessment sa kanya on the disability. Ang pinaka-tanong natin dito is kung ang interim assessment ba ay pwede mo nang magiging basihan na permanently and totally disabled ka na or meron ng permanent and total disability ang isang seafarer kung interim assessment lang ang na-issue ng company-designated physician within 120 days or even after 120 days, pero within the 240 days. No? Ang sagot dyan, hindi. Hindi yung ibig sabihin. Ito ang pag-uusapan natin sa kaso ng Philippine Transmarine Carriers versus Tena E. No? Tena E. O, ang kanyang apelido, Tena-E, no? Yun ang kanyang, ano, hindi ko lang alam kung may apelido ganun or ano, no? Pero yun nakalagay dito sa record ng Supreme Court decision. So, no, no? Sabi dito ng Supreme Court. Yan. Doon sa mga mahilig sa direct to the point, discussion, yan na yung sagot natin doon sa inyong tanong, no? Doon naman sa mga gusto pang makarinig ng diskusyon, stay put. In the meantime, ayusin ko, kuha ko ng coffee. And then, pakibasa nyo muna itong mga rules natin dito sa aking YouTube channel. Alright? Okay, welcome back sa ating programa dito sa YouTube. So, pag-uusapan natin itong Philippine Transmarine Carriers Inc. versus Alan Tena E. No? Oh, yan talaga apelido niya. Oh, wala kang ano dyan. Okay. So, ano ba nangyari dito kay sa seafarer na to, no? Well, dumaan siya sa mga yung usual, 'di ba, no, nag-apply siya, nakapasa naman sa PEME, no, yung pre-employment medical examination. And then
na sumakay na siya no sa barko na MV Mall Efficiency ang pangalan ano. Habang siya ay nasa duty, na aksidente siya no. Yung turnbuckle na laglag sa kanyang right shoulder. And syempre sobrang sakit and yun na nga in-refer sa medical staff for treatment and it was found na hindi siya fit for sea duty at that time no dahil nagkaroon siya ng displaced right clavicular fracture so na fracture ang kanyang kanang balikat so the next day na dinala naman siya sa ospital sa Panama na kung saan na inattend naman siya ng physician October 20 so 2014 na-repatriate siya sa Pilipinas. And immediately, ni-refer siya sa medical clinic or medical shop. Medical clock shop ba yun? Or institution, ano? Ng kanyang company and even sa St. Luke's, no? For examination and treatment. So, yun nga lang, October 2014, October 22nd, 2014, minute na meet na siya ng company-designated physician. Pag sinabi mo kasing company-designated physician sa mga seafarers, ito yung mga doktor, no, na nire-refer, na talagang ang ginagawa nila, parang sila na yung go-to doctor ng mga shipping or company na agency, no, na nagde-deploy ng mga seafarers. So yun na nga itong doktor niya ang finding sa kanya na talagang displaced ang kanyang right clavicle, nagkaroon ng fracture. So pinaalagaan siya sa ano sa orthopedic shoulder specialist and nagkaroon siya ng strap for more than 3 months. So inadvise siya na mag-exercise, formal rehabilitation, no. Now sa sabi nitong seafarer natin na despite yung mga ganong treatment sa kanya, mga ano, nakaka-experience pa rin siya ng pain, no? Tsaka discomfort, tapos namamaga, sabi niya, tapos hindi siya makagalaw ng maayos sa kanyang right collarbone. So, ang ginawa, nagkaroon ng treatment plan na mag-exercise siya, mag-x-ray, and then may therapy session siya. So for that period, November 2014, March 2015, nagtutuloy-tuloy lang siya ng kanyang therapy and rehabilitation sa ilalim ng supervision ng company-designated physician. No? Nagkaroon ng mga medical reports within the period mentioned, no? November 17, 2014, hanggang sa March 16, 2015. No? Ang pinakahuling medical report sa kanya, nagkaroon ng interim medical assessment sa kanya na disability grade 12. Ang pag sinabi nating interim medical assessment, parang temporary lang 'yon, ano? Interim lang. Ibig sabihin, habang may gamutan pang nangyayari, hindi pa final 'yon, interim lang, no? So, 'yun nga lang 10 days after si seafarer natin nagpadala ng sulat no doon sa kay Dr. Sanchez no na tinatanong niya kung kailangan pa ba yung mga gamutan after 120 days no nang matapos siya ma-repatriate. Dahil para nga sa kanya lagi pa siyang nakaka-experience ng pain. Masakit pa rin ano so nagre-request siya through his lawyer ng sagot mula dun sa kanyang agency. So, yun nga lang, hindi naman siya nakatanggap ng sagot. Ang ginawa ni itong seafarer natin, kinonsulta niya yung sarili niyang doktor, no? Yung, kung nababasa ninyo sa aking mga blog at narinig na rin dito siguro sa akin sa mga ibang videos ko, yung tawag doon, private doctor, no? Kinonsulta niya, dalawang private doctors ang kanyang pinuntahan. Ang sagot sa kanya na talagang unfit na siya for sea duty, no? Ibig sabihin, permanently and totally disabled na siya, no? Permanent total disability. So sa mga grading kasi dapat grade 1 parang ganoon, no? Ewan ko lang, i-comment na lang ninyo sa mga marurunong diyan sa mga grade na 'yan. Pero ang grade 12 is interim, parang hindi 'yon permanent pag grade 12, no? The lower the grade yata dito, the more severe yung kanyang kaso. The 1 is the PTD. Ang tawag ko dyan, permanent and total disability.
So, ang ginawa niya, ano, ni Seafarer, hindi siya agree. Hindi agree ang kanyang doctor doon sa, ano, nag-file siya ng kaso, no, sa agency niya. So, pinaniga naman siya ng labor arbiter, no. Sabi ng labor arbiter na hindi naman niya inabandon. Kasi nga, si Alan, itong Seafarer natin, sinabihan ito na, kaya nga, di ba, interim assessment, mag- bumalik-balik ka doon sa scheduled appointment mo sa doctor, no? Kasi may ano pa talaga siya, may kailangan pa siyang mga schedule of appointments for treatment. So, naka-schedule 'yon. Hindi niya pinupuntahan. Yeah, ang ginawa niya, sumulat yung kanyang pinasulatan niya sa kanyang lawyer. Tinatanong kung may further treatment pa, tapos hindi na siya pumunta, no? Dun sa mga appointment. So, with that, sabi ng labor arbiter, si Alan hindi naman nag-abandon kasi hindi naman siya in-inform kung ang kanyang follow-up check-up tutuloy, no? Yung kanyang sulat daw through his lawyer showed his willingness to further undergo treatment, no, an evaluation. So, yung pag hindi daw nagawa ng company na mag-issue ng final and assessment by the company-designated physician after the lapse of the 240-day period, nag-result na yun sa permanent and total disability. Para sa perspective, no, sa kaalaman ng ating mga, sa mga nakikinig sa atin, ang rule kasi dito, ang seafarer, kapag na-repatriate within 3 days, dapat mag-report yan sa kanyang company-designated physician. Ano? Tapos ang company-designated physician, kailangan within 120-day period, makapag-issue ng final and definitive assessment, no, sa kanyang disability claim, no, ng seafarer. Kung hindi makapag-issue ng final definitive assessment yung company designated physician within 120-day period, ang ibig sabihin nun, automatic na permanent total and permanently and totally disabled na yung ating seafarer. Anong mangyayari ngayon? Ang mga seafarer natin meron yung insurance, $60,000, no, ang nasa batas natin na permanent and total disability, no, na dapat ibayad sa kanila. May mga sickness pa yan kung minsan, ano. And of course, kung meron pang CBA yan, AMOSOP, mga marami, no. Pwede pang tumaas kasi may agreement yan, iba nga umabot na $120,000, eh, no, dollars. So ganun ang nangyayari diyan. Kapag PTD, permanent and total disability, merong ganung award. Pero dapat magawa ang final and definitive assessment within 120 days. Pwede bang humaba sa 120 days? Pwede, no? Kapag meron justifiable reason si company designated physician to extend the treatment beyond 120 day period up to 240 days, then pwede niyang i-extend yun, no? Hindi naman na, ibig sabihin yun parang exception sa rule na dapat within 120 days makapag-issue ng final and definitive assessment si company designated physician. So up to 240 lang. Pagka 240 days wala pa rin, kay anumang rason, kay valid na rason pa yan, kay hindi nakapag-issue si company designated physician ng final and definitive assessment sa disability claim, ang mangyayari, magiging permanently and totally disabled na talaga ang findings kay employee, no? Yun naman, kapag na-meet naman ng doktor ng company designated physician yung kanyang obligasyon sa loob ng mga periods na pinag-usapan natin, 120 days with justifiable reason, 240 days, pwede namang kontrahin niya ni employee, no, ni seafarer by consulting his own private doctor. So yun nga lang, pag merong magkasalungat ang findings ng company designated physician tsaka yung doktor ng seafarer, kailangan na magkaroon ng third doctor, no? Kailangan sumulat si Seafarer doon sa kanyang agency na i-refer sa third doctor para sa third opinion, ano, final opinion. So, yun ang mangyayari dyan. Itong nangyari dito kay Seafarer na pinag-uusapan natin, yun na nga, 120 days, hindi pa nakapag-issue ng final and definitive assessment. Sabi ni company designated physician, pero hindi pa nag-expire ng 240 days, ha? Sabi ni company designated physician, kasi nga may mga treatment ka pang gagawin. Kasi siyempre, pag fracture, hindi naman yan ibig sabihin na magaling na agad yan. Ang buto, kailangan mag-connect, tumubo, whatever. Siguro, no, hindi naman tayo marunong dyan, pero may experience tayo.
nangyari sa akin na fracture na rin. So it's not quick, no. Months talaga ang abutin, iba nga taon pa eh. Ako I think it took 6 months, no, para maayos yung fracture ko before. Yun ang nangyari diyan. Before mag 240 days, naglabas ng interim assessment, no, si company designated physician. Sabi niya interim muna, grade 12. Pero sabi niya si Seafarer kailangan mag-report for succeeding ano, may mga appointments para sa treatment. Ayun na nga, hindi nga pumunta si Seafarer. So yun na nga, sabi ng labor arbiter, hindi naman niya inabandon kasi nagsumulat ang abogado niya, tinatanong kung kailan pa ng treatment. Hindi naman sinagot, so hindi niya inabandon. Tsaka sabi ng labor arbiter, hindi naman si company designated physician nag-issue ng final definitive assessment within 120 days. So ibig sabihin, sabi niya, PTD na, permanently and totally disabled na dapat ang findings dito kay Seafarer. Kaya nanalo si Seafarer dito sa labor arbiter level. So sa NLRC naman, in-affirm ng NLRC. Ibig sabihin, kinatiga ng NLRC ang ruling ng labor arbiter. So umakyat si company sa Court of Appeals. So petition for review and petition for certiorari. Pag-akyat niya doon, ang sabi naman ng CA, agreed. Dininay yung appeal. Actually, hindi naman appeal dapat yan eh. Review, no? Wala namang appeal dito sa ating labor case. So inakyat sa Court of Appeals, dininay, no? Nung dininay ngayon, umakyat siya, siguro nag-MR ito. Nung nag-MR, denied yung MR niya, umakyat siya dito sa Supreme Court. Pag-akyat sa Supreme Court ni company, nako, nanalo si company, na baliktad yung mga ruling sa baba, no? Ano sabi ng Supreme Court dito? Sabi ng Supreme Court, sabi niya kasi itong si Seafarer, na-require ito na umattend ng ano, pumunta para sa kanyang appointment. Hindi naman siya pumunta, no? Hindi siya pumunta, sabi niya, malinaw naman ang ating patakaran, ano? So sabi kasi ng interim assessment, siya kailangan pang obserbahan, ano? At in-advise siya na mag-continue ng kanyang treatment, usual activities, while using the prescribed medical patch, no? So si Alan, itong si Fair natin, although more than 120 day period na ang lumipas ng naglumabas ang kanyang interim assessment, walang violation kasi justifiable, no, ang extension up to 240 days. So sabi ni Supreme Court, hindi nila masisi yung company dito, no, kung bakit hindi nakapag-issue ng final and definitive assessment within 120 days, considering na meron, paano ka maging final, meron talagang kailangan pang gawing ano, mga report, no, na check-up, no, treatment. Hindi naman pupunta si employee, si Seafarer, sabi ni Supreme Court dito. Yun nga lang, kapag hindi nakapunta ang Seafarer sa kanyang mga schedule, ano, so syempre he is to blame, no, hindi na yung company designated physician or yung company, dahil siya yung hindi nag-sumunod sa kanyang check-up schedule. So kadalasan ang tawag natin diyan, medical, nagkaroon ng medical abandonment, no. Ang ano dito, sabi ng Supreme Court, dapat tinuloy-tuloy niya, no? Medyo nagtaka lang Supreme Court bakit na instead na puntahan mo yung scheduled treatment, naghanap pa siya ng abogado, no, para sulatan ng company. Mas madali na lang na pumunta ka sa ano kaysa sa kumonsulta ka pa ng abogado para tanungin kung tuloy ang schedule. Mayroon ka na ng schedule, para sinabi sa kanyang ganyan, no? Ang ano doon, sabi sa kanya, ang letter ng lawyer niya, parang redundant na yun kasi meron nang schedule ng treatment, sumulat pa, pumunta ka na lang. Parang yun ang punto ng ano dito ng ating Korte Suprema, no. So sabi ng Supreme Court dito, merong breach of duty, no, ang Seafarer by not showing up sa kanyang schedule. So in short, parang merong medical abandonment na nangyari dito. In fact, sayang, sabi ng Supreme Court, kasi meron na siyang signs of improvement, ano, kung tinuloy-tuloy niya yung pag-appear sa scheduled appointment, baka gumaling siya, no.
ng tuluyan, ano. So ito na nga, sabi ng Supreme Court, ang permanent and total disability, ang total and temporary total disability nagiging permanent lang 'yan, ano, kapag ang company dineclare within 120 day period, no, or 240 day kapag justifiable naman ang extension, ano. And of course, kung wala namang declaration within the period, ay magiging permanent na 'yan. So, ang the fact na lumagpas sa 120 day or 240 day period, hindi ibig sabihin na automatically entitled na agad si Seafarer sa kanyang total and permanent disability benefits, no? Marami pa siyang kailangang i-prove, no, sa kanyang claim. Ang isa pa dito, sabi ng Supreme Court, yung kanyang company designated physician, months ang inabot ng treatment ng ano, check-up, observation, eh, samantalang yung kanyang company doc, ang kanyang personal doctor nitong Seafarer, eh, isang beses na naman siya tinignan. So mas pinaniwalaan ng Supreme Court dito yung extensive check-up na ginagawa ng kanyang ng company designated physician. So under these circumstances, sabi ng Supreme Court, yung assessment dito ng doctor ng company or company designated physician ay mas mas mabigat, mas matimbang, no, kaysa doon sa private doctor nitong Seafarer. So yun ang nangyari dito. So ibig sabihin, kung i-summarize natin yung ruling dito, si Seafarer, pagkaroon ng repatriation within 3 days, punta sa company designated physician, mag-report ka, magpa-check up ka agad, no, sundin mo yung proseso na nire-require ng company, no, pagdating sa mga ganyang cases. And then, yung doctor naman, company designated physician, in 120 days, kailangan makapag-issue siya ng kanyang final and definitive assessment. Pwedeng ma-extend ang kanyang period to issue the final and definitive assessment to 240 days kapag mayroong justifiable reason. So, kadalasan ng mga justifiable reason, continued treatment, tuloy pa rin, etc., etc. No? So, again, in this particular case, nagkaroon niya ng justification, sabi ng Supreme Court, no? Merong schedule na inilagay dito para sundin ng Seafarer, hindi niya pinuntahan. Instead na pumunta siya, kumonsulta ng abogado. So, nawala, no? Ang effort na dapat meron na sinunod para magkaroon ng complete healing, no, treatment sa kanyang fracture. So, anong nangyari? Nagkaso, yun na nga, sabi ng Supreme Court, kailangan, dapat pumunta ka kasi naging kasalanan mo kung bakit ang nangyari ngayon ay hindi ka totally na nagamot, no? Merong parang sort of abandonment of your duty to report to the company designated physician's schedule of appointments para sa treatment. So yan ang ruling dito sa kaso na binanggit natin. So paalala lang sa ating mga sa mga nakikinig, no, ng mga Seafarers, tandaan natin lagi ang rule pagdating dito sa mga medical repatriation. So with that, thank you very much. I hope you learned something from this video. And I hope to see you in my next video. And always, I wish you prosperity and good health and happiness for your family. God bless.